Nako. Ano ba? Ano ba, guys? Bibili ako ng ano, kasi wala ng ano, walang toyo. Kailangan bumili. So, ito yung suot ko, itong outfit ko, para bumili ng toyo, suka, kamatis. Wala na kasi. Joke lang. May meeting. Hinihintay ko si ate dumating. Anong oras pa dating si ate? Wala, mag-ano na, 3:45 na. Si Bunso, yung kanyang meeting is, ay, 2:45 na. Si Bunso, yung meeting niya is alas 3. Si ate 3:30 sa school, sa elementary. So, magkasunod. Paano ano gagawin ko doon pag magkasunod? Eh, si ate wala pa. So, paano yun? Dadalhin ko kasi si Bunso, ay, nakabag na nga siya, di ba? Prepare na nga siya, okay na siya, di ba? Eh, si ate, paano yun? Sasabay na ba siya? Ano ba? Comment down below nga. May meeting, sis. Mag-a-attend tayo. May mga ganyang meeting na hindi naman gaano formal. Kung ano lang suit ko yun na yun. Pero minsan, nag-ayos yun naman ako. Like, basta presentable yun for sure. Basta presentable naman yung suit. Kasi, syempre, school yung pupuntahan natin. Hindi pwede yung bara-bara. Pwede naman, kung ano style mo, di ba? Nagdadala ako ng tubig kasi minsan, nasasabid ako. And, pag ganyang meeting, dadala ako na shoes. Ganun eh, sa school. Para... parang school shoes siya. School shoes, slipper. Nintay ko si ate, napapaloka. And plastic bag, kasi ilalagay ko yung sapatos ko na suot ko. Siyempre, ang suot ko na sapatos is sports shoes or sneaker. Hindi ako magpo-formal lang sapatos. Meeting lang yun, sis. Nakaganto lang ako kasi wala lang. Bet ko lang today. Naglugay ako for... Kasi haba na ng buhok ko nakakaloka. Tsaka bigat niya. Ang sakit sa ulo pag pinupusod kasi mabigat na. So, ilugay na lang natin. Pagupitan niyo naman ako. Kasi mahal yung pagpagupit ko sa Japan. Kasi 1,200 yen. Tara na nga! Tara na natin! So, tara! Hindi ako makapag-vlog doon, syempre ha. Pero tara, update ko lang kayo. Kumusta naman ang mga meeting dyan. Sarubong namin si ate. So, sama na siya. Sama talaga siya. Wala siyang kasama sa bahay. Malamang open sa kanya doon. Nakakaloka itong time nila. Sarap seremonan doon sa school. Ayun na, buti na nakasalubong namin. So, sama siya. 3:30 kay ate yung meeting kay Buso 3. Ate, ikaw! Ang ganda ng flower, no? Let's go! Yung sapatos ko. Nani? Toilet? Okay, yung toilet. Sandali, I will go to meeting. Kamatibin si Bunso. Dala nila yung ano nila. Yan, yung radio. Kumaya, tumagang ko sila. Ay ko. Na-stress na, where are they? Where's toilet? You want to go toilet first? Okay. Sinama na si ate. Start na yata. Ito kami. Ay, ayun na nga, nakasurvive naman sa meeting. And si ate, sinalubong ko na lang sa daan kasi pauwi na rin siya. Medyo late lang ako pero carry na. Halos siya ng oras. Basta nagpaalam na ako sa meeting na. Kay Bunso, kasi kailangan ko na pumunta sa meeting naman ng isa. Kasi magkasunod nga lang sila yan naman nag-aaway na. Gutom na yan. So, mabibisi na ako. Alam nyo na yan. Bye-bye. Masaya lang kasi na-meet ko yung ibang nanay doon na kaibigan ko na Japanese na since kinder yung mga anak ko. Ayun. So, ayun. Bye. See you. Ang ganda dito ko. Charot. Papak. Wala lang sakura. Ay, ano yan eh? Autumn leaves. Something autumn tree. Basta yung kulay niya is yellow, orange. Pero, ayun, nagsasummer na. So, maganda yung mga bulaklak dito. Ganyan. Paligid yan. Sabi train. Sige, bike tayo. Bike yarn. O, diba? Samahan niyo ako. Ito maganda, marami. Marami. Ganda niyan, cute. Cute. Kasi yung kulay niya eh. Parang sakura din. Pink na pink. Tapos medyo pink. Kaya ganun. Ayun, daanan ng train. O, diba? O, diba? Saan kaya punta? Pa. Saan kaya punta na? May train. Dadaan. Train yard. Ayun, ito ba yan eh? Kaya ang punta natin. Ano na yung mga napos sa school? Kanina pa 8. Maaga yung pasok nila pag elementary. Dito lang ng kinder 8, 9. Tapos maaga uwi ni Bunso kasi first day of ano pa lang niya ngayon. Diba? Iba-iba naman. Yung iba ma, ano na mahaba na. Like si ate, may lunch, school lunch na si ate. Ako wala. Ah, si Bunso wala pa. So nagka-lunch kami together ni Bunso. So, ito. Yung supermarket kasi anong oras na ito? Ang ingay naman. Adjust
sa akin. Wait lang. Hangin pa, wait lang. Hangin eh. Punta muna tayo ng supermarket. Saglit lang to. Ayun, mask ko. Wait lang. Nakapagod na rin lagi nakamask. Nakakaano lang kasi 9:30 yung open ng mga supermarket. Yung iba naman, maaga. Pero dito kasi may, diba minsan parang gusto mo sa iba naman mamili. Okay, dito tayo. Tara. Alam mo naman dami bibili. Ito lang naman. Supermarket lang naman. 9:30 siya nag-open eh. 9:30. Okay, let's go. Alam mo naman, ano bibiliin ko? Ito taas pala ako. Ganyan na yung ganyan na. Magbayad. Diba? Pinya yan. From where ben pinya? Madalas Pilipino. Kaya tayo. O diba? Taas yun. Sa taas kasi ako may bibiliin ako doon na sabon. Sabon pang laba lang pala. Nakakaloka ka. Tsaka yun. Tsaka ganun. Tsaka pwede doon. Doon, pwede doon. Sarap. Dito tayo. Kala mo naman nag-basket pa. Tsaka cart. Ano ba? Alam ba? Saan na ba yun? Sabong ano? Sabon sa kusina. Dishwashing liquid in English. Ay! English. Ano ba yun? Hanap ha? Ayun. Wala pala sa harap. Kahit anong dyan. Kahit anong dyan. Kuha lang. Diaper. Yan kaya. Yan, maraming choices. Ano ba binibili nyo dyan? Maganda siguro yung malaki na, no? Pero gusto ko kasi nagtatry ng iba. Kaya medyo nagtatry ako ng maliit muna. Yung amin ngayon, yung binili ni Papa. Ito, parang ito yung binili ni Papa ngayon. Ito yan, sa bahay. Mahal naman ni Papa talaga. Ito yung binibili ko ganito. Para i-refill na lang. Kasi may lalagyan na eh. Try natin. Ito yung binili ni Papa na nakarantinan yung presyo. Okay. Malayo. Ito muna tayo natin. Maganda siya kalamansi eh. Baka pwedeng kainin. Ayan, kailangan ko rin bumili ng tissue na ganito. Mura yun, $1.98. Yung brand ng supermarket. Ito. Pero chinecheck ko yan minsan. Yung ano, laman. Ayan. Kaya parang mura siya. Kasi konti lang, diba? Yan na nyo, yung Sakura tree. Ito yung tree. Ito pala yung blibs. Yung flower, wala na. Ayan. O, diba? O, diba? Ganda dito, sis. May sakura para na yun, oh. Yung ibang klase siya. Maliit lang siya, eh. O, diba? Ang ganda. Kita ba? Hindi ko kita yung screen, eh. Ayan. Tapos yung mga bulaklak, diba? Ayan. 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 Tambay muna tayo dito. Kaya ganun. Tambay muna, kape. Yung bike ko. Yung mga pinamili ko. Yung kape ko. May baon pala akong kape. Kaya ganun. Siyempre. Huwag na tayong bumili. Pwede na magbaon. Kaya ganun. Sarap buhay yarn. Sabi ganun. Sarap yung buhay na yan. Kaya ganun. Kape-kape lang. Kaya ganun. Hindi naman. Ay, yung meeting pala kahapon. Okay naman. Marami ako na-meet. Na-meet ko na naman yung ibang mga nanay. Kasi ngayon, medyo less contact na sa mga nanay. Hindi dahil sa COVID ah. Dahil sa ano, elementary na sila. Dito lang ng kindergarten sila. Hatid sundo po yung mga anak ko sa school. So, lagi kong namimit yung ibang nanay, ganun. Okay, masaya naman ako yung iba na nanay na kalala ko, kaibigan ko, may bagong baby pala. Hindi alata, nagbuntis sila. Ang liit kasi, ang liit nila, sana all. Ang liit pa rin, mas pumayat pa. Kapit tayo, sis. Ang sarap. Bigay ito ng amo ko eh. Nagkalat pa. Kasi naman. So, ito yung ganap ko. Kasi nasa school yung mga anak ko. Ang ano, nag-walking ako kahapon. Ay, nag-cycling. Nagpunta ako ng mall. Pero saglit lang ako doon. Hindi ako nakatagal. Iba talaga yung mga bet ko. Hindi ako masaya sa ganun yung pupunta ng mall. Siguro ikot-ikot doon. Video-video. Share-share sa inyo. Chika-chika lang. Pero hindi talaga mamimili lang. Ay, ito sale. Bibiling ko. Kung hindi talaga kailangan, ayokong bilhin. Kasi dagdag ano lang sa bahay, sis. Wala lang talagang pambili. Hindi. Just joke lang. Yun yung way ko na makatulong sa asawa ko rin. Tsaka hindi rin naman ako magastos talaga. Ganito, tayo nagbaon pa nga ng kape. Obviously naman hindi talaga magastos. Kung ano lang need, tapos kung ano lang feeling ko magiging mas ikakabuti, kailangan, ganun. Iba-iba naman tayo, ganun lang yun. Ang hihi ko dito, may kachika. Kachika ko kayo. Samahan niyo ako sa free time ko. So ito yung free time ko, parang si Bunso pumasok 8. So kanina sa bahay, nagtupi-tupi lang ako. Hindi ko naman na ipapakita lahat eh. Nagtupi-tupi lang ako sa bahay. Pag
pagpasok nila. Tapos, yun, 9:30 kasi nag-open yung ano. So, naghintay pa ako. So, nagtupi-tupi muna ako sa bahay. So, hanggang 11:30 lang si Bunso sa school. Uwi na siya, diba? So, wala akong masyadong oras. Pero pag may mahaba naman akong oras, rumaracket ako. Ganon. Tulad kahapon, nag-racket ako. Pero gabi na yun, linis na kahit na ano lang, linis, ganon. Tapos, soon, pag mahaba na yung pasok nila Bunso, wala, hindi ako naka-wireless headphone kasi may wireless headphone na pala ako. Kaso, ano ko eh, magalaw. Ang ganda ng view, diba? Wala, may iwak. Ano? Iwak, tingnan niya. Nakakatakot. Kasi nanguha yun ng ano eh, kakalkal lang basura. Or yung mga pinamili. Yung sabi ko kanina. Ayun, kaya ayoko muna mag-apply ng parang regular na trabaho. Kasi baka pag kailanganin ako ng mga anak ko, wala ako. Tapos makancel-cancel yung pasok. So makakancel-cancel din yung pasok ko, diba? Di, wag na muna. Darating din tayo dyan. Tsaka nasulit ko rin naman kasi magkasunod din sila, diba? So dito kasi sa Japan, pag gusto mo ipasok sa daycare yung anak mo, may mga rules. Kung baga kailangan may trabaho ka muna. E kung mag-apply pa lang, diba? May private naman, pero baka mas malaki pa yung bayad babayaran ko sa private daycare kaysa sa susulduhin ko, diba? Kaya wag na lang kasi magkasunod din sila. So sulit din yung pag full-time housewife ko, ganun. Pero rumaracket-racket na ako. Since na mag-kinder si Bunso, nakaracket-racket na ako. Pero once a week, 3 oras, mga ganun lang. Bigyan niyo naman ako ng racket. Ngayong April nga, kasi kapasukan dito April, may natanggap akong email na parang opportunity na, alam, may ibon. May mga ibon naman. Parang pinapa-apply or parang gusto ata i-try sa isang school dito. Pero after school siya, after school, ibig sabihin, alas 4 siya yung oras. Hindi ako pwede nun kasi nasa bahay yung mga anak ko. 4 to 6, parang ganun, 4 to 6 to 7, 8. May mga ibon lumapit. Kano'y di lumapit yung ano dito, yung uwak. Ano ba yung karas ba yun? So, siyempre, hindi naman ako humindi. Binigay ko yung schedule ko kung kailan ako pwede. Sabi ko pag weekend, kung may available, assistant lang naman, assistant teacher lang naman. Hindi naman ako professional. Pero nasa ano yan eh, discarte. Tapos dapat confident ka. Siyempre, aral-aral din. Ganun. Kaya minsan, nagbasa-basa pa rin ako. Parang hindi naman pumurol yung utak. Mapurol na nga eh. Eh, tsaka gusto ko rin i-challenge yung sarili ko. Kahit ayoko talaga, natatakot ako, nahiya ako. Kasi hindi naman ako professional o wala akong experience pa mag-teaching, alam naman. Meron na, sa ngayon meron na, kasi nagpa-private, ano na ako, diba, teacher. Private, yabang, hindi naman sa pagyayabang. Yun lang, na-happy lang ako na may nag-offer sa akin. Ay, hindi ko naman hinindian, kasi gusto kong i-try yung sarili ko. Gusto ko rin ma-experience, sayang din yun, diba. E kung hindi naman ako pwede doon, hindi, diba, at least nag-try, yun lang, yung time. Pero minsan rumaracket ako na one-on-one or online, ayun, conversation. Hindi na ako magaling, pero ang sinasabi sa akin, ano daw ako, fan magturo, kaya nagiging confident yung student sa akin kasi hindi sila nahihiya na ilalabas nila yung gusto nilang sabihin kasi tinutulungan ko rin eh. Kailangan lang talaga ng confidence sa lahat ng bagay. Confident lang eh. Walang ganda eh. Walang talino. Kahit yung pagbablog eh, di ba? Kailangan talaga ganito. Kahit mukha kang ewan, hayaan mo yan. Talaga. So, ito yung free time ko. Ito yung ginagawa ko. Actually, may mga kape naman sa Makdo, may kape naman na 100 yen. Minsan may coupon pang ako, kaya nagiging free. Pero wala lang. Ayoko rin kasi pumunta na ng Makdo. Ito yun na yung way ko eh. Tsaka sa mall naman, di ba may time ako mag-shopping-shopping. Foreigner yung asawa, sa ganun, mag-shopping-shopping. Hindi uso sa akin yun eh, sa ganun. Hindi ko siya kaligayahan. Kahapon napunta ako ng mall, saglit lang ako. Umalis din ako agad, nag-workout na lang ako, nag-bicycle na lang ako. Yung isang bike yung gamit yung pang-workout ko na ba. Parang yun yung happiness ko. Kahit yung ibang Japanese, tinatanong ako kung anong gagawin ko. Sabi ko, nag-walking, hiking, cycling, kain sa labas. Maganda, kain sa labas. Misal, me-time, ganun. Pampa-happy naman. Pero, magastos lang. Pero, may mga hindi naman gano'ng mahal na restaurant with friend, coffee. Okay naman sa akin yun. Yun lang, wag lang lagi. Kasi mababankrupt tayo. Kasi, yun nga, dahil wala nga akong trabaho talaga. Racket-racket lang. Hindi naman dahil sa mayaman yung asawa ko, kaya hindi ako nagtatrabaho. Hindi naman yun. Obviously naman, hindi naman magastos. Yun lang, parang tulong ko na rin sa asawa ko na kumbaga ito na yung ambag ko na hindi ako masyadong magastos. At yun naman talaga ako. Hindi naman ako pinilit. O hindi naman ako napilitan lang. Ganun lang talaga yung personality ko sa mga nakakilala sa akin. Siguro, isa yun sa way. Nakita naman obviously yung lifestyle ko. Kaya siguro nakayanan namin na yung asawa ko lang yung may trabaho talaga. Kasi yung daycare lang magkano, private. Kulang pa sa sahuri, baka lahat ng sahod nun punta lang din dun. At least,
ayan, elementary na sila, di ba? Oh, ang saya. Pero hindi naman yun doon nasusukat yung pagiging nanay. Na, ibig sabihin, hindi mo na alagaan yung anak mo, hindi mo na mahal. Hindi naman yun pagbubuntis lang, di ba? Or, minsan nga, kahit hindi mo talaga tunay na anak, di ba? Talagang pure yung pagmamahal mo. Hindi naman yun doon nasusukat. Kaya, don't get me wrong, ha? Sinabi ko lang, sinare ko lang, buhay ko lang. Hindi ko, iba naman yung buhay nila. Hindi ko pa na-experience yung pagpa-daycare. Kung nag-try ako, pero mabuti nang di natuloy. So, yun, lumilipad. Parang gusto ko rin, as nabaliw. So, lumipad. Yan ang, ayun o, epekto ng walang kausap. Kapi kasi tayo, samahan nyo ako. So, upo-upo lang. Pwedeng tagay, ganun. Maaga pa lang tatagay na. Ganun. Pwede rin, bakit ba? Okay yan dito sa Japan eh. Inom-inom. Inom-inom. Pwede yan dito. Sabi ka ng kaibigan ko, gusto raw niya ako makainom. Pero parang gusto niya mag-workout. Kaibigan ko Japan. Sabi ko, pwede naman. Habang nag-workout tayo, nag-walking, nag-hike, umiinom-inom. Tawa siya ng tawa. Akala niya nagjo-joke ako, pwede di ba? Pwede. Go, tara. Ako pa. So, ganun. Ang haba na lang usapan natin. Wala, baka pa uwi na si Bunso, 11:40. Bahay na siya. Ang maganda lang ngayon kasi hindi ko na sila hinahatid sundo. Tapos dalawa na silang elementary. So, magkasabay-sabay-sabay lang sila. Si ate lang medyo late kasi grade 2 na siya. O di ba grade 1, grade 2? Magkasunod lang talaga, sis. At saka tumatanda na rin ako, sis. Hindi na ako bagay sa mga ano. So, ganun. Hindi, arating din tayo doon. Step by step lang yung mga racket na yun. Nandiyan lang yan. So, ganun. Yun nga lang, tumatanda na tayo. Kumupuro na lalo yung utak. Pero bakit ba? Ganun lang yan. Yung mga pagka-childhood din, hindi na may babalik yun. Yun lang, gusto ko lang i-share. Pero kung kailangan naman magtrabaho, kung may opportunity na naman, tapos may career ka na, tapos bigla kang may opportunity talaga na gusto mo i-try, kung pwede mo naman i-daycare yung anak mo para makuha. Basta kanya-kanya naman, di ba? Kanya-kanya lang naman yan. Oh, din pa. Siguro kung naging Miss Universe ako, tapos yung anak ko, papalaga ako sa nanay. Miss Universe. Kapal. Miss, pag kailangan ko mag-Miss Universe, baka pwede. Bigyan nyo naman ako ng racket. Diyan. Ano ako magawa? Baka lapitan ako ng mga uwak dito, yung mga pinamili ko. May talong. May talong. Hindi totoo, may talong dyan. Favorite yun eh. Pakita ko sa inyo, yung makiniwala. May talong. Baka may nakakakita. O, di ba? Kala nyo nag-joke. Ay, sino ba nagsabi nag-joke? Umiyak. Nag-drama. Hindi naman. Muni-muni lang. Me-time yan. Me-time natin to sis. Me-time pero ang dal-dal. Nakakainis. Ang dal-dal. Kahit mag-isa lang. Tawa pa ng tawa, sabihin, balay siguro yun. Patay lang. Siguro lang naman, hindi pa naman natutuluyan. So, para lang, umuwi na tayo, baka umiyak pa ako dito. Sir, nalungkot. Ano siya eh, para sa Children's Day. Hence, sa river. Children yan. Tira natin. Si Magdalena. Mula noon binansagan. Anak pating mababang lips ring. Magdalena, ikaw ay isang palagay. Nadamay pa yung mga ibon. Uwi na, uwi na. Bahay na ako. Ay, nakabuhay. Bumili pala akong tinapay nila mamaya merenda. Dalawa to eh. Nasa na ba eh? Copy. Yan. Magkaiba sila. Merenda nila. Kulang pa yan. Sa kanilang dalawa lang yan, guys. And yung punta yung aking talong. Okay na ako sa talong. Contento na ako. Eh, ay! Bajaki. And luto tayo ng ulam. Iinitin na lang yan. Kasi adobo yan sis. Charot, sarap. Sige. Yun. Uwi na yan si Bunso. Malapit na. Close na ako ng vlog. Yan naman aking ganap. Nakita niyo naman yung ganap ko. Bigyan niyo naman ako ng racket kahit 1 hour lang. Eh, malapit lang. So, ganun. Close ko na yung vlog dahil mag... Ano ba gagawin natin? Vacuum. Habang hinihintay ko si Bunso. Minsan kasi kung kumakain sila makalat, nag-vacuum na naman ako kahapon. Kahapon pa naman yun. Pero minsan yung mga kalat, yung mga dumi-dumi, and sabi ko kanina nagtupi ako, hindi ko pala ilagay mga tinupi ko, dito pa sila. Ayan, hindi lang naman. Mga ito yung kay Papa, ayan. Yung mga ginagawa ko pag nandito na ako sa bahay, pag nandito yung mga anak ko, nagagawa ko naman yung gawain bahay. Kaya pag wala sila, sinusulit ko yung time na nagagawa ko yung mga ganun na nag-relax sa labas, yung ganun. Na mahirap kasi pag kasama pa sila, di ba? Hindi naman sa ayaw ko silang kasama sa labas, pero hindi sila mag-i-enjoy na ano, gusto nila sa park. With friend, ganon. Gutom na ako. Oh, yun, may mga buhok ko talaga nakakabuhok ko. Kaya almost everyday talaga ako. Misal sa isang araw, nakakailang vacuum ako kasi yung buhok ko nga. Like yan, sa ilalim ng table namin, din kainan namin. May mga nalalaglag minsan. Mga ganyan. Tapos yung mga buhok ko. Ayan o. Oh. Yung buhok ko. Oh.
So, ayan. Ayan pa. Ayan pa sa ilalim ng piano. Oh, may book dyan. Tapos mga naglaglaga na something. Maliliit. Ayan. Oh, and see you again. Chika ulit tayo sa susunod. Bye!